Magandang gabi. Ang imahe na ating pararangalan sa gabi na ito ay ang imahe ng mahal na Birheng Maria ng pagbati at pagkabuhay, o mas kilala ng mga taga-angono bilang Birhen ng pagbati. Walang naitalang taon kung kailan dumating ang imahe na ito ng mahal na Birhen sa bayan ng Angono. Ngunit pinaniniwalaan ang imaheng ito ay dinala sa ating bansa mula sa bansang Espanya, kasabay ng pagpapalaganap nila ng relihiyong Katoliko at pagpupunla ng debosyon sa mahal na Birheng Maria. Noong taong 1524, nang manirahan ng mga Ingles sa bundok ng Coleque sa bayan ng Angono, nagkaroon ng isang digmaan sa pagitan nila at ng mga Dutch na tumagal ng halos 10 taon. Nang matalo ang mga Ingles sa digmaan, nagalit sila sa mga imahe ng santo at santang pinararangalan ng mga tao. Sinubukan nilang sunugin ang mga ito, ngunit hindi ito nagliyab. Kaya't nilagarin nila ito upang gawing panggatong, ngunit hindi pa din ito nagliyab. Nailigtas ng lelang oya ang orihinal na ulo ng imahe ng mahal na Birhen. Isang bagyo ang dumating noon na nagdulot ng pagbaha sa bayan ng Angono at sa kalapit na baryo ng Muson sa Taytay, Rizal. Ang imahe ng mahal na Birhen ay nakuha ni Pelagia V. Miranda na isang taga-Angono. Nagkaroon ng maraming taguri sa imahe ng mahal na Birheng Maria. Ang una ay ang Birhen Milagrosa dahil sa hawak nitong setro. Ang ikalawa ay ang La Purisima dahil sa kanyang pagyurak sa ulo ng ahas. Ngunit mula noon taong 1534 hanggang sa taong 1862, ang imahe ni tinagurian ng mga taga-Angono bilang mahal na poon. At noon taong 1864 sa ilalim ng panunungkulan ni Reverendo Padre Ignacio de Santa Juana bilang unang kura paroko ng bayan, ang mahal na Birhen ay tinagurian bilang Birhen ng pagbati at pagkabuhay. Ang imahe ng mahal na Birheng Maria ay kilala bilang Birhen ng Itaas, sapagkat ang imaheng ito ay saksi sa lahat ng masasayang tradisyon na ginaganap sa parokya sa buong taon. Namumukod-tangi ang imaheng sapagkat ito ay kilala sa maraming taguri at pangalan. Ang Reina de las Flores na inaalayan ng Bulaklak tuwing buwan ng Mayo. Ang Birhen de los Remedios naman kung walang ibang imahe na mahal na Birhen sa isang pagdiriwang. Ang Birhen ng Kapistahan ng Mahal na Patrong San Clemente tuwing buwan ng Nobyembre, ang Birhen Natividad sa panahon ng Kapaskuhan, at ang Birhen ng Salubong sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Ang imahe na ito ng Mahal na Birheng Maria ay isa sa mga itinuturing na pinakamatandang imahe ng Mahal na Birheng Maria sa bayan ng Angono, na patuloy na pumupukaw ng damdamin ng marami at pinaniniwala ang pinagmumula ng maraming pagpapala at pagkalinga, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang taguring Birhen ng pagbati at pagkabuhay ay nagmula sa kaugnayan ng imahe ng mahal na Birhen sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay at sa kilalang tradisyon ng bayan ng Angono, ang pagsasayaw ng bati. Isinilang ang tradisyon na ito noong taong 1870 nang maisipan ng tandang apanghil na kumuha ng isang kapitana upang sumayaw. Ang tradisyon ng sayaw ng bati ay isang kakaiba at natatanging tradisyon sa bayan ng Angono, kung saan ang dalawang dalaga na tinatawag na kapitana at tenyenta ay nagsasayaw at tumutula, o mas kilala sa tawag na dicho, sa loob ng isang itinalagang lugar na kung tawagi Galilea. Ito ay yari sa mga kawayan at napapalumutian ng mga bulaklak at mga dahon ng kamuning. Sa gitna ay may isang malaking puso kung saan nakaluhod ang anghel na aawit sa unang pagkakataon ng Regina Celi. Kaya't buong kagalakan po naming ibinabahagi sa inyo ang masaya at makulay na tradisyon ng aming bayan. Atin pong saksihan ang pagsayaw ng Tenyenta 2019, si Schleyer Andrea Miranda, na susundan ng pag-awit ng Regina Celi ni Clara Pondamiera Bautista, at ang pagsayaw ng Kapitana 2018, Denise Angelique de Mesa. Thank you.
Thank you.
cross.